Isang bagyo ang nagbabadyang magpaulan sa Visayas at Mindanao ngayong weekend. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, salamat Jessica. Isang ang bagong bagyo ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito ng pag-asa sa layo lamang 735 kilometers dyan sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur at pinangalan ng itong Tropical Depression Bising, ang pangalawang bagyo sa PAR ngayong 2017. Taglay ng bagyong Bising ang lakas ng hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong maabot naman ng 55 kilometers per hour. At inasa nakikilos ito pa west-northwest sa bilis na 13 kilometers per hour. At sa track ng pag-asa, mga kapuso, mababa lang ang posibilidad na tumama sa kalupaan ang sentro ng bagyo. Lalapit ito sa Mindanao bukas. Bukas yan, pero lilihis at didikit dyan sa Visayas sa araw naman ng Linggo. Kaya maging I am ready sa malakas na hangin at ulan na dala nito ngayong weekend. Lalo na doon sa mga kapuso natin na binaha nitong nakalipas na Linggo. Pinaka-apektado naman ng bagyo ang rehiyon ng Caraga at Davao dyan sa may Mindanao. At may ulan na rin sa lalabing bahagi ng Mindanao sa hapon sa susunod na dalawang araw. Sa Visayas, maayos ang panahon sa Sabado ng umaga. Pero may pag-ulan na dyan sa may Eastern Visayas sa hapon. Mas malalakas rin ang ulan na aasahan sa Linggo kumpara sa araw ng Sabado. Maaliwalas naman sa malaking bahagi ng Luzon ngayong weekend maliban sa mahihinang ulan dyan sa may Northern Luzon sa Sabado at sa Northern at Central Luzon naman pagdating sa Linggo. Sa Metro Manila, maula pero mababa po ang tsansa ng ulan ngayong weekend. Delikado naman pumalaot ang malilit na sakim pandagat sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, dyan sa Cagayan Valley, sa mga probinsya ng Aurora at Quezon, kasama ang Bicol Region at Samar Provinces. Pinatataas kasi ng malakas na hangin amihan ng alon sa mga nabanggit na baybayin. Jessica. Mang Tani, bad news ito, no? Yung ulan, kasi malaking bahagi pa rin ang Mindanao, yung sa Big Island o yung Central Mindanao, ang baha, no? From Bukidnon, bumababa yung tubig sa Cagayan de Oro hanggang dun sa Agusan. Yun nga yung mataas na level ng tubig sa Agusan, di ba? 28 to 30 feet nung huling nag-report dun si Marisol Abdurrahman. Paano kaya itong Bising na ito, bagamat hindi siya magla-landfall, yung ulan, yun ang tanong dyan, Mang Tani, yung volume ng ulan na dala nito. Yes, Jessica, kung titignan nga natin yung rainfall forecast sa mga susunod na araw, Jessica, lalo na dyan sa may Mindanao, makikita natin na yung posibilidad na magkaroon ng mga pag-ulan dito sa Mindanao, lalong-lalo na yung eastern section kasi yung western side hindi masyadong apektado dahil nga hindi lalapit ang gusto. Pero yun nga ang pinag-iingat natin, ang lugar ng Mindanao, konting ulan lamang ay pwedeng magdulot uli ng panibagong pagbaha. Kaya ngayon pa lamang, tropical depression yung pinag-uusapan natin, hindi isang malakas na bagyo. Pero yung ulang dala-dala niyan ay pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Kaya ngayon pa lamang, Jessica, walang signal ano, sa ngayon. At dahil malayo pa yung bagyo, pero yung mga pag-ulan, mararamdaman na dyan sa Caraga at Davao region. Lalong-lalo nga, nabanggit mo yung Agusan del Sur na hanggang ngayon ay mataas pa ang tubig. Kaya dapat talaga, ngayon pa lang, ay pinaghahanda na natin. Hindi lamang yung mga mamamayan, kundi lalong-lalo na yung mga local officials, Jessica. Mataas po ba o malaki po bang volume ng rainfall ang inaasahan na iti-trigger nitong si Bising, Mang Tani? Doon sa ibang lugar sa Caraga region, Jessica, posibleng malalakas sa pag-ulan yan at dito sa may Eastern Visayas pagdating ng Linggo. Kaya makikita mo, merong kumisan, may mga kulay pula na nakikita tayo. Pero yun ang isang dapat na pag-ingatan, Jessica, posible na malalakas na ulan ang maranasan dito sa Caraga region. At yan ay dahil nga sa pag-igting ng hanging amihan, yung convergence niyan, yun ang magiging magdadala ng ulan kahit yung sentro ng bagyo ay nandito sa may Philippine Sea. So dalawang weather systems, kumbaga mga Tani, ang pwedeng magdulot ng mas masama pang panahon, no? Yung amihan at itong si Bising. Tama yon, Jessica. Kasi ang nangyayari ngayon, yung amihan, parang yan yung sa southwest monsoon tayo. Uh-huh. Pag southwest monsoon, dito nang gagaling yung ulan dahil nandito bagyo. Ngayon naman, itong bagyo lalapit dito sa may Visayas at Mindanao, pero magkakaroon ka ng paglakas na hangin amihan, yung convergence noon ang siyang magiging dahilan upang magkaroon ng mga pag-ulan dito. Kaya yun nga ang inaano natin, huwag ipagwalang bahala. Tropical depression sa ngayon, itong binabantayan natin at mukhang hindi naman ito magiging isang malakas na bagyo in terms of wind intensity.
Pero yung ulan, yun ang dapat na pagandaan ng ating mga kapuso dyan sa silangang bahagi ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Yung mga naunang cold front, yung trough, wala na yon, Mang Tani? Sa ngayon, wala na yon. Pero kuminsan, Jessica, nagsisilbi, paglapit itong bagyo, yung parang nagkakaroon ka rin ng tail end ng cold front. Kaya yung sinasabi natin na paglakas ng hangin amihan, sabay ng pagpihit ng hangin dito na galing sa silangan, yun yung nagsisilbing parang tail end ng cold front, Jessica. Kaya nagkakaroon ng mga matinding pag-ulan dito, kahit na yung sentro ng bagyo ay may kalayuan dyan sa Visayas at Mindanao. Naalala ko kasi yung video na mga pinakita ni Marisol Abdurrahman, no, sa Agusan. Marami doon, parang kalahati na nung bahay ang lubog eh. So pagka ganito na hindi pa bumababa, sabi niya kasi nung huli parang ang baba ng paghupa ng tubig. Tapos may parating pang ganitong weather situations, tropical depression o bagyo na itong si Bising at yung amihan, eh baka mas maaga po yung mga official doon na magsabi na mag-evacuate yung mga kababayan natin, di ho ba? Tama yun, Jessica. At ang inaalala ko nga, dahil hindi ito masyadong lalapit, posibleng hindi magtaas ng tropical cyclone warning signal ang PAGASA. Dahil inaasahan natin na paglapit lang yan, eh, unti-unting kikilos yan, papalayo o manggigilid lamang. Kaya baka yung mga kababayan natin, mga kapuso natin, eh baka sabihin nila, wala namang signal, kaya siguro wala tayong dapat alalahanin. Pero ngayon, sinasabi natin na may posibilidad na magdala ng ulan yan dyan sa may yung mga lugar na binaha. Kaya tama yun, Jessica, yung ating mga local officials, posibleng dapat isa na yan sa kanilang mga plano na kahit po walang tropical cyclone warning signal, sa ngayon tinitingnan natin yan, eh dapat eh maging handa sila sa paglilika sa mga tao dahil yung ulan ang magiging pangunahing magdudulot ng panganib dito sa bagyong ating binabantayan, Jessica. Yung mga tiga Cagayan de Oro po dyan, nakadalawang practice na sila, Mang Tani, eh, yung konting ulan na malakas, grabe na yung baha. Eh baka ganito huuli ang mangyari, hindi kaya, Mang Tani? Yes, yung, Jessica, yun yung mga senaryo na dapat nating pinaghahandaan. Nabanggit nga natin na hindi ito posibleng tumama sa alinmang bahagi na ating bansa, pero hindi nangangahulugan na hindi sila makakaranas ng ulan. Yung nangyaring baha sa Cagayan de Oro, walang bagyo po yun, pero merong isang tropical depression, merong isang low pressure area. So, yun ang lagi nating paulit-ulit na binabanggit. Kapag po merong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, eh talagang dapat maging I am ready tayo sa lahat ng posibilidad, pag-ulan, landslide, at saka yung mga flash flood. Lalo na doon, yung umulan pala dun sa mataas na bahagi ng Mindanao, yung bukid nun, sa kanila, hindi umulan, hindi sila maagap. E umaagusto yung tubig pala from bukid nun down to Cagayan de Oro, down to Agusan. So dapat lahat po yung provinces na yan. Lalo't nakaranas na sila ng ganyang situation. Dalawang beses na nitong taon lang na ito. Eh, dapat mas alam na ho nila yung senaryo na dapat nilang expect. At nabanggit mo yan, Jessica, ito ay isang bagyo pa lamang para ngayong buwan ng Pebrero. At binabanggit natin na dahil dun sa parang La Niña-like condition dito sa may Pacific Ocean, eh talagang napakataas ng posibilidad na mas maraming ulan pa rin ang asahan natin. So pagkatapos itong bagyong ito, hindi nangangahulugan na tapos na po yung problema ng Mindanao at Visayas sa maulang panahon. Meron pa, posibleng pagkatapos itong bagyo, nandun po yung binanggit mo na tail end ng cold front, yung northeast monsoon na magpapaulan. Kaya talagang dapat hanggat tag-ulan sa kanila at siya magtatagal hanggang posible hanggang buwan ng Marso, eh dapat talaga, kay may bagyo wala, lagi silang nakahanda at I am ready sila. Atrasado ho ba ang dry season ngayon, Mang Tani, yung tag-init? Dahil ang dito sa La Niña at ang January natin at February, eh parang rainy season na ho, itong nangyari ngayon. Eh yung summer ho natin, yung tag-init, paano ho ba? Isang posibilidad yon, Jessica, no, na dahil sa La Niña-like condition, hindi siya sabi ng PAGASA na La Niña ito, pero La Niña-like. Pero halos ganun na rin naranasan natin. Mm-hmm. So, posible na ma-extend yung northeast monsoon. Yun yung isang titingnan natin. At kahit na hindi ma-extend yan, Jessica, kapag dating ng Marso, Abril, posibleng nag-uulan pa rin yan kasi nga yung epekto nitong La Niña-like condition. So, kahit na po tayo ay nasa gitna ng Tagaraw, lalo na din sa Metro Manila, at dito ay halos tapos na, eh asahan din natin na may mga pag-ulan at magiging
hindi pangkaraniwan yung ating dry season ngayong taong ito sa nitong parang laninyang kondisyon na nangyayari ngayon sa may Pacific Ocean. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.